Welcome sa Durst TV News. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again to our YouTube channel mga Kadabar Gods. At for today's video, pag-uusapan natin ay tungkol sa Itbulaga. So ilang araw na po ako naghahanap ng ratings ng mga noontime show, pero wala po akong makita. Ang pinakang latest na update lang nila ay for October 9, 2024, Wednesday yan. So sa ratings na to for October 9, nakita ko po na pang top 10 na lang itong It Showtime. Ang kinalabasan po ng limang channel nila na ratings ay pumalo lamang ng 6.5%. Take note, limang channel na po yun. So hindi po may pagkakaila na talagang bumababa ang ratings ng It Showtime pag wala po si Vice Ganda. And nang i-check ko nga po itong ratings ng Itbulaga, ito ay pang top 17. Sa dalawang channel, nakakuha po sila ng 3.7%. So, hindi na po masama. Kasi dalawang channel lang naman yung pinag-airan ng Itbulaga. And sa post na to sa Twitter, meron nga pong nag-comment na isang netizen. Sabi dito, October 2022, binalik niya po yung ratings ng for October 2022. Itbulaga GMA, nung time ng Itbulaga po, inasa GMA pa po, 6.0% ang ratings nila and pang top 10 din pero 6.0 yung ratings nila. Single channel lamang po yun ha. And then sa ratings na to makikita po yung ratings ng It Showtime sa tatlong channel na 2.6%. So ano po ang explanation dito? So ang explanation dito, sa single channel lamang po sa GMA na umi-airing ang Itbulaga, nakuha po nila 6.0. Take note, single channel lamang po yun. Walang kung ano-anong channel pero solid yung ratings na ibinibigay ng Itbulaga sa GMA. 6.0. Samantalang dito po sa It Showtime, limang channel bago po makakuha ng 6.something% na ratings. So yan marahil yung gustong iparating ng isang netizen na nag-reply po ng ganitong post sa Twitter. Sabi ko naman po sa inyo, 'di ba, na channel or signal lamang po ang problema ng Itbulaga para makakuha ng mas mataas na ratings. And kaya po pala bumababa ang ratings ng It Showtime ayon nga po dito sa write-ups ng isang article. Viewers ng It Showtime ay naglipatan po sa Itbulaga. Sabi dito, pilay ang It Showtime pag absent si Vice Ganda. Ilang araw nang wala ang uncabogable star sa IS dahil sa kanyang concert sa Amerika. Sabi pa dito, malaki nga ang epekto ng pansamantalang pagkawala ng TV host. Apektado ang ratings ng show. As a result, ang mga nakikinabang tuloy nito ay ang katapat na Itbulaga. Lumipat na raw ang viewers ng Showtime sa Itbulaga, ganon. So paano na lang kung pagdating ng campaign period when Vice Ganda needs to support her partner Ayon Perez in his bid as councilor in Concepcion Tarlac, edi mapapadala siyang mag-absent sa show? Anyway, baka tuluyan na daw mag-sync in sa mga Dabar Gods na weather-weather lang talaga yan. Who would have thought na ang uncabogable ding Itbulaga is now per second to Showtime, but that is for as long as Vice Ganda is around. Sa aminin man or sa hindi ng ibang mga host doon, it's Vice Ganda who's running the show. So meron lang akong i-correct dito, no? Sabi kasi dito, who would have thought na ang uncabogable ding Itbulaga is now 4 second to Showtime. Kasi po, 5 nga ang channel ng It Showtime kumpara po sa Itbulaga. Kung bibigyan din natin ang Itbulaga ng kaparehas na channel, meron ng It Showtime, eh baka mas malamangan pa po yung ratings. Samantalang pag-usapan naman natin ang binahaging info ng showbiz headlines tungkol sa isang Itbulaga host. Sabi dito sa caption, ang nakakalungkot na sinapit ng aktor at dating host ng Itbulaga. Marami raw ang nagpaabot ng kanilang suporta at panalangin para sa aktor na ito matapos niyang isiwalat ang nakakabahalang nangyari po sa kanya. Hindi nga
makapaniwala ang marami dahil sa nangyari sa aktor dahil hindi halata na may matindi pala siyang pinagdadaanan. Matatanda ang una siyang nakilala nang mapanood siya sa Longest Noontime Show na Itbulaga. Mabilis siyang nabihag ang puso ng mga Dabbercads dahil sa kanyang kagwapuhan at karisma. Dahil dito ay naging bahagi nga siya ng kinakikiligang boy group ng Itbulaga na That's My Bae, na kung saan ay naging finalist siya ng That's My Bae Twerk It Dance Contest kasama ang kapwa na gagwapuhan na sina A. Kim Las, Kenneth Medrano, Tommy Piñaflor, John Timons at Miggy Tolentino. Dahil sa kasikatan ng kanilang grupo, kaya naman nagbigyan sila ng serye ng tropa. Ngunit sino nga ba ang mag-aakala daw na sa likod ng kanyang matagumpay na showbiz career ay isang matinding pagsubok pala ang pinagdadaanan ng aktor na si Joel Palencia, lalo na sa aspetong mental health. Kamakailan lang ay inamin ni Joel na nagkaroon siya ng anxiety at depression na labis na nakaapekto sa kanyang physical na pangangatawan. Sa kanyang Facebook post, ipinakita ni Joel ang epekto ng nasabing mga kondisyon sa kanyang katawan, kung saan sobrang bumagsak ang kanyang katawan at naglagas ang kanyang buhok. Bukod dito, mayroon ding tumubong malalaking rashes sa balat ni Joel. Marami naman ang nagsasabi na baka meron siyang HIV itong si Joel, ngunit ipinakita niya ang resulta ng kanyang test kung saan lumabas na negatibo siya sa nasabing sakit. Sabi nga ni Joel, "I understand that there may be concerns about my health, but I want to clarify that it's not HIV. I appreciate your care, support, thank you everyone." Kasunod nito, isinusulong ni Joel na huwag baliwalain ang anxiety at depression dahil isa itong seryosong kondisyon. Aniya, "This is not a joke. Anxiety, depression, nakakaranas ka rin ba nito? Some people might say it's all in your mind. Nagdadrama lang yan, nagpapapansin lang yan, tulog mo lang yan. Marami ang nakakaranas, marami ang lumalaban, kapit tayo sa taas, hindi niya tayo pababayaan. Even in the depth of anxiety and depression, I choose to believe that God's light can guide me through the darkness. Each day is a step of faith and I trust in His plan for my healing. Every step I take in facing my anxiety is a step toward strength. I choose courage over fear and I believe in my power to rise." So yan po pala yung sinasabing may anxiety and depression na pinagdadaanan isang dating host ng Itbulaga na napasali po sa That's My Bae. So kung meron din po kayong mga gantong kondisyon, mga kadabarkads, huwag natin itong baliwalain, bagkos ay labanan po natin ito.